Ladies and gentlemen, Extreme FYI Blacks welcome you to another episode of Philippines Private Security Guard. Hello, mga ka-59, mga ka-yeye at mga katropa. Muli, naririto na naman po ang inyong lingkod, si Papa Dudes, also known as or alias Kuya Manong. Napakahalaga po ng ating pag-uusapan sa episode na ito. Ito po ay may titulong Reminder sa Pagdadala ng Baril. Ito pong baril na ito ay ang service firearm na nanggagaling po sa kanya-kanya ninyong agency. Pag-uusapan po natin dito ang mga batas sa tamang paggamit ng baril, ano-ano ang mga dokumentong kinakailangan habang may dala po kayong baril, at ano ang mga bagay para maiwasan po nating madisgrasya habang dala-dala po natin ang ating service firearm. So yan po ang ating pag-uusapan. Stay tuned, huwag po kayong bibitaw. Tapusin po natin ang episode na ito. Pero bago ang lahat, iiwas po muna ako, magtatago po muna ako sapagkat darating na po ang aking alagang si Dragon! Hello, kung bago lang po kayo sa akin channel, paki-click nyo lang po ang subscribe button na matatagpuan nyo po sa ilalim ng vlog na ito, at paki-pindot nyo na rin po ang notification bell para masundan nyo po ang mga bagong uploads na aking gagawin. A few moments later. Okay, mga kayeye, mga ka-59 at katropa, sisimulan na po natin ang ating talakayan tungkol sa reminder sa pagdadala ng baril. Bago po ang lahat, ay nais kong ipaalala sa inyo ang isa sa nakasaad sa Code of Ethics number 12. He shall learn at heart and strictly observe the laws and regulations governing the use of firearms. Kung isasalin po natin ito sa Tagalog, dapat niyang alamin maigi at mahigpit na sundin ang mga batas at regulasyon kaugnay sa paggamit ng mga barel. Isa sa mahalagang paksa na ating pag-uusapan ay matatagpuan sa Republic Act 5487, Implementing Rules and Regulation. Ang RA 5487 ay may titulong Private Security Agency Law na may initial na PSAL. Ito ay kaugnay sa Rule Number 7 ng Republic Act 5487 na may pamagat na Use of Firearms o paggamit ng mga baril. At nakasaad sa Rule 7, Section 3 ang limitasyon ng mga gwardiya sa pagdadala ng mga baril. Ang naka-issue mga baril ay dapat lamang dalhin ng mga security guard sa takdang oras ng kanyang tungkulin habang nakasuot ng prescribed uniforme na Type A at sa loob lamang ng compound ng establishmento kung saan siya nakatalaga na nakasaad sa kanyang duty detail order. Ano po ba itong Duty Detail Order or may initial na DDO? Ito ay nakasulat na utos, schedule
o pagtatalaga na ibinibigay sa isang security guard at iba pang pribadong security personnel ng isang superior na opisyal. Kadalasan ang pribadong security agency branch manager o operation officer para sa pagganap ng tungkulin sa seguridad o detective service. Bukod sa assignment order, ang duty detail order ay nagsisilbi na awtoridad o permit ng gwardiya sa pagdadala ng baril o service firearm. Tungkol sa tuntunin na ang baril ay dapat lang dalhin sa loob lamang ng compound ng establishmento kung saan siya nakatalaga na nakasaad sa kanyang duty detail order. Ito po ay may exemption maliban kung una, nag-e-escort ng malaking halaga ng pera o mamahaling gamit. Ang example po nito ay mga security involved sa armor services. Ikalawa, may maagang pakikipag-unayan sa kapulisan kung kukuha po tayo ng permit to transport firearm. At ang ikatlo po ay kung meron pong biglaan o agarang pagtugis ng mga criminal o tinatawag nating hot pursuit of criminal offenders. Paalala lang po at palagi nating tandaan na huwag gamitin o paputukin ang baril para mag-warning shot, lalo na po kung may nahabol na kriminal. Atin naman pong alamin ang mga kailangang dokumento sa pagdadala po ng service firearms. Valid security guard license. Service firearms license o lisensya mismo noong baril. License to operate mismo ng inyong security agency. Duty Detail Order o DDO. Atin pong isummarize ang mga kailangang dokumento. Valid security guard license, service firearms license, security agency license to operate, duty detail order, at idagdag na po natin ang security logbook. Atin naman pong aralin ngayon ang 7 justifications in the confiscation of firearms. Ito po ay dapat malaman ng bawat isa po sa ating mga katropa at mga ka-5-9 upang maiwasan pong makumpiska ang ating baril ng mga alagad ng batas. Itong katwiran sa pagkumpiska ng baril.
Una, kapag ang baril ay malapit nang gamitin sa paggawa ng isang krimen. Ikalawa, kapag ang baril ay aktwal na ginagamit sa paggawa ng krimen. Ikatlo, kapag ginamit pa lang ang baril sa paggawa ng krimen. Ikaapat, kapag ang baril ay hindi lisensyado o hindi autorisadong gamitin. Ikalima, kapag ang pagkumpiska ng baril ay iniutos ng korte. Ikaanim, kapag ang baril ay ginamit o dinala sa labas ng compound o establishmento ng walang kaukulang autoridad. Kapag ang isang gwardiya ay walang security license. Ngayon naman po ay ating pag-usapan ang panuntunan sa kaligtasan ng baril. Panuntunan sa kaligtasan ng baril. Kailanman hindi ka dapat magloko o maglaro ng baril. Ang mga baril ay delikado kapag ito ay hindi ginagamit ng maayos at ito ay madaling makapinsala o makapatay sa iyo at sa mga nasa paligid mo. Ang mga patakaran para sa ligtas na paghawak ng baril ay dapat palaging sundin upang maiwasan ang mga aksidente. Ang 12 ginintoang panuntunan para sa ligtas na paghawak ng baril. Palaging ituring ang baril na may kargang bala. Palaging panatilihing nakatutok ang baril sa ligtas na direksyon. Palaging panatilihing tuwid ang iyong daliri at malayo sa gatilyo hanggang sa handa ka ng bumaril. Palaging panatilihing naka-unload ang baril hanggang handa ka ng gamitin ito. Huwag itutok ang baril sa anumang bagay na hindi mo balak barilin. Siguraduhin ang iyong target at kung ano ang nasa lampas pa nito. Alamin ang mechanical at mga katangian ng baril na iyong ginagamit. Laging gumamit ng tamang uri ng bala ng baril. Siguraduhin na ang bariles o barrel ay walang mga sagabal bago mag-load at bumaril. Kung nabigong pumutok ang iyong baril kapag kinalabit ang gatilyo, manatili sa iyong posisyon sa pagbaril ng ilang segundo at itutok ang nguso sa isang ligtas na direksyon at maingat na idiskarga ang bala ng baril. Huwag lubusang umasa sa safety ng baril para maiwasan ito na pumutok. Magkaroon ng kamalayan sa iyong paligid kapag humahawak ng mga baril upang hindi ka madapa at hindi sinasadyang maitutok o maiputok ang baril sa sinuman at sa anumang bagay. Ok,
Okay, mga katropa, mga kayeye at mga ka 5-9, dito na po nagtatapos ang ating talakayan sa episode na ito. Sana meron po tayong nadambot na mga dagdag kalaman para maisaayos ang ating pagpapatupad ng tungkulin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Papa Dudes alias Kuya Manong. Goodbye everyone. Hanggang sa muli po, God bless us all at ingat po kayong lahat. Bye-bye!